kaya yan ngayong gabi? Alam mo, Tricia, sobrang excited ko because second week natin dito sa Far Eastern University, Manila! Kaya naman, great time muna tayo mula sa mga lessons sa eskwelahan at ating pag-usapan ang mga issue ng bayan. Lahat na yan dito lamang sa inyong coolest classroom tambayan. Kaya naman, siguro doing wala nga absent dito lang sa School Days! Simula sa isang munting pangarap at naitatag noong 1928 sa panguna ni Dr. Nicanor Reyes. Nagsimula ito as Institute of Accountancy that offered a 3-year program to meet the minimum requirement for Certified Public Accountant examination. Noong 1930s, pormal itong naging universidad sa pagkasanib ng Far Eastern College at ng Institute of Accounts, Business and Finance. After embarking on a massive expansion program to respond to the needs of time, nagsimula ang Institute of Graduate Studies. Various curricula were also reviewed, which paved the way for new academic programs. At dahil dito, isa ang FEU sa mga premier universities ng bansa. In addition to academic excellence, patuloy pa rin sa expansion and improvement ang FEU sa faculty, research programs, and the physical plant to climb further towards quality education. Fortitude, excellence, and uprightness, yan ang mga Tamaraws. May tuturing nga natin itong premier university dahil for the past years, FEU produced business tycoons, ambassadors, justices ng Supreme Court, at marami pang iba. At papatunayan nila yan sa hamon ng ating debate. Oo naman, Gab! Ready-ready na kami! At hinding-hindi magpapahuli ang mga Tamaraws. Dito lang yan sa Schoolmates! Let's go! Let's go, Tamaraws! Let's go! Good evening, Schoolmates! Kakulitan pa rin natin ang ating mga Schoolmates dito sa Far Eastern University, Manila! Tama ka dyan, Sky! At sure ako ngayong gabi ay excited na naman sila sa ating magiging bagong talakayan! Ano bang pag-uusapan natin? Narito po! Hi, Schoolmates! Two-party system. Narapat nga ba sa Pilipinas? Ang two-party system ay isang sistema kung saan mayroon lamang dalawang political na partido na nangunguna sa gobyerno. Ganito ang kasalukuyang sistema sa United States. Bago ang martial law, dalawa lang rin ang major political party dito sa ating bansa, ang Liberal Party at Nationalist Party. Sa ngayon, malayang nakakapasok sa gobyerno ang iba't ibang mga partido at malaya rin gumagawa ng sariling partido ang sinuman. Basta't may kakayang suportahan ng pangangampanya sa eleksyon. Ayon sa iba, ang ganitong sistema ay nagdudulot lamang ng kaguluhan at kalituhan sa mga mamamayan ng isang bansa. At mas makakabuti kung lilimitahan lamang sa dalawa ang mga partido. May ilan namang nagsasabi na ang pagkakaroon ng maraming partido ay nagbibigay ng pantay na karapatan sa lahat ng nais mamuno ng bansa. E kayong mga schoolmates, narapat nga bang ibalik ang two-party system sa Pilipinas? Dapat nga bang ibalik ang two-party system sa ating bansa? Dahil bago mang martial law, dalawa nga lang naman ang party systems na pinaiiral dito. Ito ay ang Liberal at Nationalist Party. Pero ayon nga daw sa iba, mas epektibo at mapapabilis daw nito ang uri ng eleksyon.
korupsyon at sistema ng politika sa ating bansa. That is right, Trisha, pero marami ang tutol dito, lalo na ang ating mga politicians, dahil hindi daw ma-fit in yung mga agenda daw nila, political agenda, or I should say, the lack thereof, kaya naman marami ang tutol dito. Very interesting topic. Sobrang gusto ko ang pag-uusapan natin. I'm so excited. Pero huwag na natin patagalin pa para sa ating unang grupo na naniniwalang dapat muling ibalik ang two-party system sa Pilipinas. Sila ay sina Nathan, Bea, at Michael. We believe that the two-party system should be reinstated simply because it creates an avenue for more political maturity and status quo. Right now, napakadali para sa mga politicians natin magtalon-talon from one political party to another simply because they can and simply because there's simply a lack of political maturity and status quo. We believe that the two-party system makes and requires and puts the burden on politicians to create hardline political ideologies and to join political parties that are aligned with that political ideology to begin with, therefore creating a much more beautiful avenue for creating better politicians and status quo. At ang atin namang ikalawang grupo, naniniwalang hindi dapat ibalik ang two-party system sa ating bansa. Let's all welcome Rafael, Diane, and Ivan! We have three main ideas. We're against polarization or partisanship. We're against shrinking the pool of possible candidates for any public officer. And number three, we're against shrinking the ideas of the people in our nation. For partisanship, we recognize that in the world, divisiveness is a growing problem, especially in the United States, where the two-party system is most common. We don't want that to take place in the Philippines. Second, we don't want to shrink the pool of candidates who enter national elections. We don't want a duopoly. We don't want the same political dynasties. We don't want the same traditional politicians. We want fresh faces. We want new parties to keep entering the political world. And number three, we don't want ideas to be in a vortex or in an echo chamber. We want fresh ideas to keep coming in, regardless of what a party believes in or what their ideas stand for. We want new ideas, new beliefs to keep on entering the political scene. Thank you. Kasi simula pa lamang natin dito, guys, pero mukhang magiging mainit na talaga ang ating debate ngayong gabi. Pair reminder muna sa ating mga schoolmates, dahil hindi lamang ang ating mga debaters dito sa Far Eastern University Manila ang pwedeng makisali sa ating debate. Dahil kasama ko pa rin ang ating audience schoolmates muli dito sa Far Eastern University Manila. At syempre, hindi naman natin kakalimutan ang ating mga netizens. Baari po kayo magsabi ng inyong mga opinion at mga komento sa ating ad schoolmates FB page, Twitter, and of course, follow nyo kami sa ating IG. And guys, mamayang babasahin po natin ang inyong mga komento. Kaya guys, sa aming pagbabalik, umpisa na ng mainitang diskusyon dito lamang sa Schoolmates! Mula naman sa mga team leaders kung dapat nga bang ibalik ang two-party system sa ating bansa. Pero ngayon naman ay maririnig naman natin ang magkabilang grupo sa kanilang mga statements mula naman sa kanilang mga team members. So simulan natin kay Bea. So a while ago, our team leader has pointed out about the political immaturity that is happening on our current system, especially in our political party right now. Now, why is that there is a political immaturity, right? Now, nakikita natin na nagkakaroon ng political immaturity because of the candidates that is hopping on or what we call turncoatism, wherein nagsiswitch sila sa different parties, which leads onto our first argument that states na na it leads to confusion for the voters. Kasi magugulat ka na lang na yung, let's say, this candidate A, lumipat siya sa political party B. And then, as a voter, siyempre, makikita mo yung parang indecisiveness mo as a voter for those candidates. And we think na it will also simplifies our electoral system if we return into the system of two political party systems. And add into that, we believe na it will add continuity,
I believe naman na it will observe continuity and change for their platforms. So, nakikita natin, di ba, na more on nagfo-focus yung mga tao sa popularity. So, basically, nagiging popularity contest siya wherein, in fact, hindi siya dapat. Maraming salamat, Bea. So, narinig natin kanina na it's all about political immaturity na nagkakaroon ng confusion ang mga voters kung sino nga ba ang kanilang pipiliin. But to counter that, tignan na naman natin kung ano masasabi dito ni Diane. We think in the opposition that implementing the two-party system is not the best course for the Philippines because it increases the polarization. Pag sinabi natin polarization, that it would create a black and white effect in the legislation process. And because of that, there will be a clash in the principles. And how can we see that in status quo? For example, we can see liberal and conservative parties that even though we are a multi-party system right now, that we have a difficulty in sending out legislations, for example, like the RH bill or the same-sex marriage. And that will be further divisive in the two-party system. And also, if you would look at the United States, we have heard clamor from the people about gun violence, that they want to stop, that they want to remove the Fifth Amendment. But right now, it's still not being done because there is a strong Republican voting in that area. And with those reasons, we strongly oppose. Okay, maraming salamat kay Diane. Nakikita natin na yung sinasabi niya ay polarization. We need to bring more ideas to the table. Pero to add to that, let's hear it from Michael. So, kumbaga, kung titignan natin yung continuity of platforms na sinasabi nung teammate ko kanina, no? Kung may ideas tayo from both parties lang, magtutuloy at magtutuloy yung ideas na yun kahit maboto, kahit matanggal yung current at sumunod yung susunod na ilalagay doon sa position na yun from that current party. So, kung sinasabi nila ng ideologies daw is magiging diverse kasi nga magkakaroon ng iba't ibang idea from different parties, ang sasabihin naman namin dyan is, yung ideas o yung ideology and principle ng isang party, kumbaga, magtutuloy at magtutuloy yun para sa mga tao. At kumbaga, kung dalawa lang ang party natin, mas maipapaliwanag ito ng maayos at mas mailalatag ito sa mga tao, mas maintindihan nila. At syempre, hindi lang, tulad nga na sinabi nila kanina na magiging popularity contest, hindi magiging yun lang yung basehan. Kundi ang magiging basehan is yung ideology na para mismo sa bansa at para sa mga Pilipino. Kasi kung titignan natin, ang mga tao naman, hindi yan permanente. Pero ang ideas, yung ideology, yung principle, yun yung magtutuloy-tuloy at yun yung kailangan nating basihan dito. So kumbaga, kapag dalawa lang yung party, if we have the two-party system, the ideas will continue and the ideas will be diverse as well. Okay, maraming salamat, Michael. So a brief recap lang, sinabi niya kanina na hindi naman daw mag-compromise yung continuity ng project simply because na dalawa nga lang naman daw ang magiging parties dito sa ating bansa. Pero what do you have to say to that, Ivan? Ang kapangitan kasi sa two-party system is dalawang idea nga lang yung napepresent sa spotlight. Now, new faces or rather new ideas ay hindi pwedeng pumasok dun sa spotlight kasi nga, third party sila. Now, even though na-allowed nga ang third party, wala silang enough support to back them up. Ang kapangitan doon is nade-deprive yung pangatlong perspective sa isang political system, political party. Imagine this, yung Philippines, yung kapalaran ng Pilipinas ay nakasalalay lang sa dalawang party, sa kamay ng dalawang tao na candidate. Kung sinasabi nila na, kung sinasabi ng affirmative na yes, magtutuloy-tuloy ang ideas dahil iisa lang ang party, ang worst case scenario, if what if yung tao, you as a voter, ayaw mo dun sa left, ayaw mo dun sa right. Ngayon, magboboto ka na lang dun sa less na gusto mo. Kasi nawawala na yung essence ng election. You are choosing to avoid the worst candidate. You are not choosing dun sa pinakagusto mong candidate. Okay, maraming salamat, Ivan. Ang sinasabi niya, it's all about choosing the less or the worst, the less worse or the lesser of the two evils between the two candidates. But that's not what about the election is about. Pero guys, unang parte pa lamang yan ng ating talakayan. Maraming salamat sa ating mga debaters. Pero ngayon, dahil narinig na natin ang reaksyon ng mga kabataan, maririnig naman natin ang reaksyon ng ating mga netizens na ihahatid sa atin ng ating schoolmate na si Sky. Thank you, Trisha. Siyempre, hindi lamang ating mga debaters, ang ating mga audience schoolmates dito sa Far Eastern University, Manila, ang merong opinion patungkol sa ating topic dahil nagpadala ng kanilang mga mensaheng ating mga netizens. Ito ang sinabi ni Mamay Zenyabi. Dapat ganitong sistema na lang kaysa naman sa ang daming mga kandidato tapos ang gulo-gulo pa. Sila-sila na nga lang, hindi pa nagkakaisa. Kung meron tayong two-party system,
mas madali na lang makikilala ng mga botante kung sino ang dapat iboto dahil dalawa na lang ang pagpipilian. Sabi naman ni JL Articulo, pabor ako sa two-party system. Just like sa Amerika, Democrats at Republicans lang ang mas naging klaro sa kanila ang mga political agendas nila dahil mainit ang labanan among the two parties. At kung two parties lang, mas lalong maintindihan ang pagkakaiba. The two-party system does not hinder other aspirants to run dahil pwede namang maging independent candidates sila. Maraming salamat po sa ating mga netizens. Patuloy lang po kayong magpadala ng inyong mga opinion at maaari po kayong magpakita at magpahayag ng inyong opinion sa pamamagitan po ng pagboto sa aming social media accounts kung saan po kayo papanig sa ating debate. Bukod dyan, schoolmates, mamaya magkakaroon tayo ng ating best speaker for tonight. So, mga debaters, you know who to bet on. So, ayan, guys, bukod sa ating magiging best speaker, makikita ninyo ngayon kung ano ang ating mga magiging criteria for judging sa inyong mga screens ngayon. Sila ay pipiliin ng ating FEU Manila students and staff from PTV. At sa aming pagbabalik ay magpapatuloy pa ang mainitang diskusyon dito lang sa Schoolmates! Schoolmates, guys, narito tayo ngayon sa aking paboritong segment ng ating debate, ang ating free flow discussion. Bibigyan natin ng pagkakataon ngayon na mag-banter ang ating mga debaters. Guys, bibigyan namin kayo ng mga questions, tapos hayaan namin kayong mag-diskusyon, pwede kayong magbatuhan ng mga questions din at mga sagot, of course, sa inyong mga kalaban. Pero of course, papaalala lang natin sa ating mga manonood na ang ating programa ay hindi nagdidikta kung ano ang tama o mali. Bagkos pinapalawi lang natin kung ano yung mga opinion ng mga kabataan and we're bringing them to the TV screen. Exactly, Trisha. Kaya wag na natin patagalin pa. What is our first question? Sa two-party system, malilimitahan ang mga botante ng kanilang choices sa mga political candidates. The question is, makabubuti ba ito o makasasama sa sistema ng ating politika? I think the idea of limiting candidates is not necessarily bad per se. At best, what you do is to cut down on the least deserving kind of candidates in status quo. Pero that's not to say that once you only have two political parties in status quo, it's automatic then na you're going to be limiting the choices of individuals. Because remember that your political parties, even if they're only two, they're not necessarily absolute. So they allow admittance of new politicians. They allow other politicians to leave the party as well. That's not a give, or that's already a given in status quo. But more than that, I think that there's also a plethora of availabilities that you can have, right? Because there's not, for example, if you're talking about senatorial elections and senatoriables, it's not just one politician that's going to be coming from the Liberal Party, for example. There will be multiple politicians, and these politicians have different interpretations of what liberal ideology is. Similarly, if you have another party, for example, that counteracts or that acts as the opposing party for your Liberal Party, diba? You have your conservatives. And Nathan, just to respond. Okay, so just two responses to what you said. So you talked about how first, it's better because we're cutting down on more candidates. Mm-hmm. And second, because we're more there's more admittance in terms of politicians. Firstly, in status quo, in a multi-party system, through the COMELEC, we already cut down a lot of candidates from national elections through labeling them as nuisance candidates. And if they're not nuisance candidates, people who do not have enough budget, who are not respected or trusted in their political party, are already weeded off or already taken off immediately of the ballot before it is even released. And second, your admittance, you can't just say that every politician is going to be a bandwagon to a party, John. Because parties have their own sets of beliefs which cannot be changed over time, and you have to conform to if you want to enter that party. Yeah, but still, diba, John, if you think about it, the availability of multiple parties, diba, allows access for the political machinery of these parties as well. So even if you're not necessarily a deserving candidate, if you have the popularity to be able to enter a political party with enough political machinery, that can potentially allow you to enter the elections. So the ability of COMELEC to screen and brand candidates as nuisance is not absolute at best.
But the second response is, if even if you do say na parang, oh, we're this big consistent party that only allows other individuals that necessarily espouse our beliefs, that's the only time where we allow you to enter the party, we think that it's also not necessarily mutually exclusive, right? Because at best, ideally, in your system, you have multiple parties that represent multiple political ideologies. If what you're saying is true, diba, it's going to be very difficult for politicians to enter and admit themselves to political parties, at least on your side as well. So we're talking about the beneficial effect nito sa mga politicians. How about naman sa ating mga voters? How do you think this would be beneficial to the voters kung magkaroon man tayo ng two-party system? I think it's beneficial to most voters because our voters, especially in the Philippines, are very diverse. We have liberals, we have conservatives, we have people from various ethnic groups and minorities who believe in the different capabilities of politicians. Two parties cannot hold every kind of belief that the whole voting spectrum has in the Philippines, which is why there's a need for parties to bring forth different beliefs. Yes, not every party is maybe deserving or not every party has the same machinery as the bigger parties, but it allows for a more fruitful democracy in terms of elections. Excuse me, no, about that, kasi yung sinasabi nila is magkakaroon ng diverse pagkamaraming parties. Pero ang sinasabi naman namin dyan is kapag may two-party system, hindi naman necessarily kasi na yung ideas mo is ika-cut-off mo. Ang mangyayari dyan is magiging diverse din yung mga parties na yon, kasi yung ibang parties pwedeng sumali dun sa dalawang party na yon at yung ideas is nandun pa din. So kumbaga, yung sinasabi nila na yung mga voters daw is mawawalan ng diversity kapag ka two-party system na lang, I think that is a wrong assumption. Kasi kumbaga, yung mga voters, mas madadalian sila kasi hindi nga magiging popularity contest, hindi lang titignan yung pangalan, ah ito pangalan, boto ko na agad. Ang titignan natin dito is yung mga plataforma nila at nailalatag nila ng mas maayos. Now, since we're talking about advocacies and policies already, Trisha has a better question for this. Sige, dahil napag-usapan yung mga political agenda, the second question is, bawat political party ay may pinaglalabang mga advokasya at iba't ibang political agenda. Sapat nga ba ang dalawang partibo para sa mga plataforma ng bawat kandidato? Or in some cases, when other candidates change party, when it does not support their own platforms and ideologies. See what happens kapag dalawa lang yung pagpipilian is, for example, if we would go back, what does a political party mean, right? A political party holds specific principles and values that they fight for in the Congress. So what does that mean? That kung ako, meron akong ibang prinsipyo na malayo kay Party A at kay Party B, mapupwersahan akong pumunta kay Party A or kay Party B para mag-fit in lang ako. Regardless kung ano yung hinahawakan ko, I would become a forced or coerced to a specific party and not actually choose kung ano yung gusto kong mangyari. Now, what Diane has told us is actually what is going on in the multi-party system. Like what I've said, they're switching onto that and it is not a monolithic type of model na kung saan na sinasabi nila maglilipat sila for that advocacy. We believe na in two-party systems, it is still a coalition. That is why kaya nga sila tinatawag na political party, di ba? So the debate will still go on for that. And they can still hold into account na gagawin nila yung mga advocacies nila even if na dalawang party system lang sila. They can still debate about it. And we believe na even if na magde-debate sila about it, they can still make out of litigations out of their advocacies onto that political parties that they belong into. So just to respond to that, diba? They're saying that, you know, an election is a popularity contest, it's just going to be about that. But in essence, election is the epitome of a popularity contest. The people, through the democracy installed in them, vote the person that they deem best fit to Shame, run for office. John. That's what an election is about. No. But secondly, right, about them fitting many kinds of politicians in a party. When you have different kinds of politicians who come from different kinds of the political spectrum, there's going to be a power struggle that is going to exist in your party. And there's going to be more conflict. And sooner or later, John, there's going to be more division of parties. It's not a popularity contest. In fact, I'm baffled by you saying na elections are the epitome of popularity contests. Because by its nature, elections are meritocratic. It means that individuals vote for who they think is the most deserving and who can most contribute to the betterment of society. That's why I don't understand, diba, na parang
it's the only standard that we should use in status quo. Because even if that's the case, diba, by virtue of meritocracy, even if, for example, an individual might be limited to a set of two political parties, diba, it's still preferential at best. Diba? You vote for the party that best fits your interests as an individual. Yeah, and that's the problem with the two-party system. That, Even if it isn't absolute, diba, it's not exclusive to your political party. You have your civil society that represents your interest as an individual as well. You have various interest groups in status quo that represent your interest as an individual. Wait lang, we're talking abstract here. Pinag-usapan natin, may political agenda, ideologies. Can you give us a specific example? Ano ba yung mga agenda, ideologies na to kung sakaling maging two-party system tayo? Kasi these are so abstract. Paano ba natin masasabi na ito lang yung two-party system? What are these ideologies? Here's the problem with Nathan's proposition, right, in a two-party system. See, with a two-party system, you know, even if you say that in a multi-party system it's basically a popularity contest or people vote who they know the most or who they deem most qualified, in a two-party system, people stick or become loyal to parties over time. There's no evolution of beliefs. There's no evolution of platforms you believe in because you're always going to vote for the red party. You're always going to vote for the white party because that's the party that you most identify with. And there's no more room for you to grow. And worse, partisanship is going to grow because people who do not have the same party as you are going to be seen as a political alien or someone as an enemy to you, not as someone to be respected in terms of elections. Let's assume, no, not the Liberal Party, for example, in the Philippines, will push for same-sex marriage legislation in the Philippines, while as its opposition would want to deny that, diba? We think that it's better off, diba? Even if what you're saying is true, diba? Let's assume worst case. It's okay, diba, for political stances to change in status quo. So if an individual feels like the Conservative Party doesn't or no longer represents his interest, for example, because the Conservative Party would want to deny individuals of same-sex marriage legislation, then it's much more okay for that particular individual to vote for the Liberal Party. We think that political parties aren't absolute in a sense where we talk about polar differences when it comes to legislation. Because at best, when you talk about legislation, it will still go through debates. It will still go through its first and second readings. So at best, what you create are compromises between these ideologies. We think that it's better off to create a compromise between two parties that mutually agree on what is morally right and what's morally wrong and what's morally good and acceptable in status quo as compared to a multi-party system. So, Kuya, let's engage on the best case of what the government is saying, right? Let's say that, for example, that they achieve that neutrality, for example. Why isn't it still the best case? Kasi, kung titignan natin, lalong nananarrow down yung political choices nung dalawa, na nagiging isa na lang siya. And what is the harm in that? Since nagiging isa na lang yung principles and yung beliefs and perspective, ang nangyayari is, mas mataas yung chance na yung mga minority groups, yung mga people na hindi masyadong napapakinggan, na mas o-oppress sila kasi wala silang chance to voice out unlike the dominant parties. And just to add to that, right, we know that the voting behavior in the Philippines is always identity-based. It's always people-based. Voters in the Philippines vote for the people that they most trust, that they look up to. That's not going to be present in the two-party system. They're just always going to feign loyalty to their respective political party, right? If that's your problem, diba, how do you solve identity politics? I think the best way to solve identity politics is to shift the burden towards your electorate. Because your electorate won't necessarily learn to be responsible voters at the point in which you continue to baby them. And how are they going to be a responsible electorate when if I want to be pro-abortion, I have to switch to this party? Or if I want to be pro-gay marriage, I have to switch to this party? Or if I want to be pro-gun, I have to switch this party? Do you see the problem here? There's a cycle of switching between two parties because there's only two parties in the first place who hold these opposite beliefs. There's no multiple parties of scattered or scattered platforms. Saglit lang ha. Since we're all already talking about the switching of parties and how the whole election is going about, let's move on to the fourth question first. This is to better streamline your ideas. Ito na guys, kung hindi two-party system, how do we streamline the political candidates and make our elections cleaner and more efficient? This is going back to your primary 3 points kanina. Go. I think better creation or better execution of how maybe our campaign periods are executed. For example, better town hall debates as to be able to feature
a candidate's political ideology. Why is this necessarily important? This is important because you want the will of your candidate to reflect the will of the party. And if it happens to be inconsistent, then don't vote for that candidate. Because it's also important for that candidate to not only represent your will, but to also represent his party, because that's a sign of his integrity as an individual. More than that, I think that people have to look beyond identity politics, diba? If we only vote for this party because we feel like they have more political machinery and don't necessarily feel the actions that they're doing, you don't see legislation happening, then don't vote for that party as well. So regardless of whether or not you have a multi-party or a two-party system, diba? Your viewpoint, your opinion, and the way your voters think eventually has to change, has to grow. Because remember that it's not the burden of your politicians to, although to some extent there's a burden for them to be good, diba? It's also the burden of your electorate to choose responsibly, diba? Because that's the essence of your elections. Yeah. If you would look at status quo, we can say that a better implementation of the multi-party system that's happening in the Philippines should be done. Kasi if titignan natin, di ba, we have these parties that stand for specifics. For example, that stands for LGBT, that stands for teachers and or other coalitions, that it's more prioritized as compared to actually just boxing them into two-party systems. And if you would consider the two-party systems, that actually partisan politics or identity politics is more exclusive on their side than on multiple party systems. Kasi if you would remember, di ba, a political party stands for ideals. It's not a place where it's a popularity contest kung saan yung sikat dun ka. It's something that should reflect your value as a politician. Alright, thank you, Diane. I really enjoyed our free-flow discussion as much as Trisha did, I suppose. Mamaya naman guys, mapakikinggan natin, mas may enjoy natin ang mga masasabi na ating audience schoolmates dito sa Far Eastern University, Manila. Yan sa pagbabalik ng Schoolmates! Welcome back, schoolmates. Kanina, napakinggan natin ang magkabilang grupo sa free flow discussion sa ating topic kung dapat nga bang muling ibalik ang two-party system sa Pilipinas. Main argument sila na mas, dahil nga ang affirmative ang main argument nila dahil malilimitahan ang choices, mas matitailor fit ng mga voters kung sino ang boboto. Sinasabi naman ng kabilang grupo na nawawala yung freedom na kung sino yung mga gustong tumakbo at saka yung mismo mga boboto. Ngayon, mas painitin natin ang ating magiging diskusyon dahil syempre meron ding masasabi ang ating audience schoolmates dito sa Far Eastern University, Manila. Dito guys, mga kasama ko, kanina meron na akong mga chinika na mga audience schoolmates natin dito. Ngayon, kasama ko si Gerard. Gerard, ano yung iyong katanungan? Okay, so this question is for the formative team. So, I think in our age, we have a lot of social beliefs and political agendas. So, don't you think na pag binalik natin yung two-party system sa Pilipinas, it would be a disadvantage in a way that it will destroy flexibility and it will limit not only the politicians' beliefs but also the people's belief, and it will limit them to express what they want to believe in. I think it is still flexible in a way na hindi namin sinasabi na each ideologies or whatever advocacies it is in different parties would be limited, wherein it can be compounded. So kaya nga sinasabi namin kanina, it could be either black and white, that they can still compromise on that certain idea in order for the voters na ma-clarify din sa kanila kung ano ba talaga yung gusto nilang mangyari. So in a sense, mas clearer siya, and we think na it doesn't delimit the flexibility for the candidates na ipaglaban yung coalition sila or whatever goals in their parties. And thank you. Nangin naman kasama ko si Arian. Kanina niya pa ako tinatapik, excited na siyang magtanong. Arian, ano ba yung katanungan mo?
Ayun po. Yung tanong ko po, di ba napag-usapan po natin kanina about sa parang nagiging popularity contest po siya. So kung ibabalik po natin yung system na dalawa yung partidong iahain natin sa mga voters, hindi po ba parang binibigyan natin ng chance yung mga popular na tao na magsama-sama at kontrolin yung isang partido, magsama-sama sila doon at makontrol nila yung ideya na iahain nila sa mga voters na kagaya ko? I agree with what she said, no? Kasi that's the main problem right now at the political scene here in the Philippines. We see the same old faces, we hear the same voices, and we see the same people ruling over us. The same surnames, the same people in the same cities. Here, when we go to a multi-party system, while it's not perfect, no one is saying it's perfect, it's better than a two-party system because the bad things that you notice now in a multi-party system are only going to grow worse in a two-party system because everyone, every political dynasty, every traditional politician are going to consolidate their powers in these two parties and make us see more of the same faces each day. Can I oppose that answer kasi, no? Kasi ang sinasabi nila kapag two-party system na lang is magiging controlled yung ideas. I think that's a very problematic answer, no? Kasi kapag may two-party system tayo, ang mangyayari lang naman dun is yung mga tao na they see the best in them, like kumbaga yung representative na yung may best agenda or may best ideology, sila yung ilalaban nila actually. And hindi siya magiging, kapag nakita mo yung pangalan, ito na kagad yung iboboto mo. No. Kasi the thing is, if may two-party system, yung mga representatives from different parties nga, no, pwede silang kunin nung party system na yun, nung dalawa na nga lang. So kumbaga, yung mga ideas nung ibang parties is nandun pa rin sa two-party system. Yung ideas nila is makukuha pa rin at kung sino yung representative na makikita nila as someone as worthy and best para dun sa spot na yon, then I think yun yung ilalagay nila para dun. Hep, hooray, wait lang. Ito, si Danica naman, kanina pa rin ako kinukulit. Meron din siyang question para sa inyo. So, Danica, here's your chance. Ba't parang malungkot ka naman? Ito na yung katanungan mo. So this is for the affirmative group. So how can you say that we have voted for the best candidate that are worthy and fit for the party list that they are in when they are the one who nominated their co-party list? Like we said before, inherently your political system is preferential. You vote for who you think best fits the role. So if for example, they come from the same party, let's say candidate A and candidate B are potential are senatoriables and they're vying for the position. You think I think maraming factors when it comes to evaluating who should you vote for. Number one is what are their platforms and who they are and how do they package themselves as individuals. We think that more than the idea that it's also their party list mates who nominated them or they wouldn't be a candidate to begin with if it wasn't for the political party. You also have to look at what their plans are for the Philippines, and you also have to look at their record as an individual when it comes to them serving as a public official, because most often than not, they don't run without the prior political experience and the political capacity to be able to run as a politician to begin with. So let's use what they said earlier, diba? Na voting is meritocratic, that we elect people who deserve. And if we would look at two-party system, we're actually limiting that to actually just two people who deserve. When in fact, that there are a lot of people who are deserving, there are a lot of people who are worth it. And actually, it is more better in status quo that we have a vast number of preferentiables to choose from. Alright, maraming salamat. Dayan, mamaya guys, bibigyan ko kayo ng pagkakataon para isara ang inyong mga argumento. Pero gusto ko talaga yung sinabi nito na parang illusion na lang yung pagpipilian natin dahil napagpilian na nila yung ating pagpipilian. Diba? Ang ganda, guys! Mamaya ulit ang mga closing arguments ng ating mga debaters. Dito lang yan sa Schoolmates! Fine ang ating mga naging debaters, so palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Pero of course, ngayon, bibigyan naman natin sila ng isang minuto para isara ang kanilang argumento. Simulan natin sa pro. So, kumbaga, ano ba yung gusto naming matandaan ninyo sa mga sinabi namin? Una sa lahat, it will be
compound diversity. Kumbaga, yung mga ideas ng bawat isa, no, andun pa rin siya sa dalawang party system. Hindi lang nga magiging maraming party, kumbaga sa dalawang party, nandun pa rin yung ideas ng bawat isa at may pe-present pa rin yon para sa mga tao at para sa bayan. Pangalawa, magkakaroon ng continuity of ideologies. Kumbaga, yung mga principles na inihatag na ng party A, may tutuloy pa rin ng party A yon kung sila pa rin ang nakaupo sa posisyon by the next time. At kumbaga, ganun rin sa party B. And finally, mas magiging streamlined siya sa mga voters. Mas magiging madali para sa mga tao na tandaan kung sino iboboto nila at bakit nila iboboto yun. Dahil at the end of the day, ang kailangan lang naman natin at ang gusto ng bawat isa ay ang progresibong sistema para sa bayan at para sa mga Pilipino. Maraming salamat from the pros. Simulan naman natin sa cons. Sino ang gusto magsalita? Simple lang naman yung mensahe namin coming from our opposition. We're fighting for democracy. We're fighting for the right to suffrage or yung kapangyarihan natin bumoto na nakasulat sa ating constitution. Magbibigay ako ng example nito. Early 2000s, may election sa United States. Democrat, Republican, and Libertarian. Yung Libertarian nakakuha ng 5% ng election vote pero hindi siya in-invite sa TV debate kung saan makakuha siya ng free publicity. Ito ang mga scenario na gusto naming i-avoid sa isang multi-party system. Ayaw namin mangyari sa kahit anong bansa because we want to protect their democratic right to vote for whoever they want to vote regardless of party affiliation, regardless of who they are. Thank you. Salamat Rafael at Michael. Siyempre, hindi lamang kayo ang merong masasabing pangtapos sa ating nangyaring debate. Kasama ko ngayon si Joseph. Siya meron din siyang masasabi. Ikaw, Joseph, sa nangyari nating debate, ano yung naging klaro sa'yo? Ang naging klaro sa akin that there are very broad things to understand when it comes to our country, lalo na about ito nga, yung party systems, that we should have two-party systems or multi. So, I'm not a law student, and yet I learned more and more about our country and the way how our country should run with the government. Of course, hindi magiging maganda ang ating naging debate ngayon. Maraming salamat sa ating naging reflection, kundi dahil sa mga debaters natin and ang mga audiences. Kaya naman palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. That's right, Trisha. Kaya meron tayong napiling best speaker. Pero guys, sa tingin nyo, sino ang ating nanalong best speaker? Ano yung pangalan? Iba-iba sila ng name na sinasabi. Tama, Trisha. So, eto na, napakahirap na nangyaring pagpili dahil pare-pareha sa mahusay ating mga debaters. Dahil sa kanyang ipinamalas na husay at galing sa pakikipag-debate, of course, at sa argumento at rebuttals na nagpabilib sa atin, our best speaker for tonight is... Who garnered 96.5%? Nauna na yan. So... Drum roll! Ang best speaker natin for tonight ay si John Rafael Faustino! Congratulations, Rafael. Come here. Para ma-award na namin sa yung certificates. Congratulations. And syempre, congratulations sa ating mga debaters. Pare-parehas kayong magagaling at marami tayong natutunan sa isa't isa. Thank you, Rafael. Thank you. Samantala, patuloy lamang po kayong bumoto kung saan po kayo papanig sa ating debate. Bumoto lamang po kayo sa ating mga social media accounts. Congratulations sa ating debaters. Marami din akong natutunan sa inyo. But just to synthesize kung ano yung nangyari nating debate, I would agree to the affirmative side na magiging simplified nga ang magiging political system natin at saka ang election dahil dalawa na lang pagpipilian. Pero at the same time, I would consider yung sinabi ng kabilang grupo na yung pag-detailer down natin dito, parang nililimitahan naman natin, binabox natin, not only the politicians themselves, but also our voters. Ang nakikita ko dito na sinasabi pa na ang dami mga ideologies na meron at mahirap nga naman na i-box sila just to two. But I would also agree again na it would be simplified. But I think the main problem here is not the multi-party system or the two-party system itself or the non-system, I would say. Ang problema dito, the usual, the typical politicians that we have, they all have actually, para sa akin, parang meron nga ba talagang ideolohiyang pinangahawakan, meron ba mga prinsipyo na talagang yun ang pinaninindigan. But for me, as I see it, ang problema are the politicians themselves that may kakulangan sa mismong pinangahawakan because they run for post, not for service, but for power. So, kailangan muna nating streamline at kailangan natin magkaroon ng better politicians at magkakaroon lamang tayo niyan kung magsisimula ito sa ating lahat. Yun, Trisha, ang aking masasabi sa ating nangyaring debate. Thank you, guys. So, nakita naman natin, schoolmates, bawat isa sa atin ay may opinion na napakahalaga. But before all that, bago tayo magtapos, maraming salamat ulit sa Far Eastern University sa lahat na nakisaya sa atin ngayon. Palakpakan po tayong lahat. Maraming salamat po sa faculty, staff, members, and of course sa students na nakikulit sa ating lahat ngayong gabi.
And with that, sabaw na sabit, sabaw issue, may boses ang kabataan. Sumali, makinig at makiisa dahil opinion nyo ay mahalaga. Kaya naman, sabay-sabay natin isigaw sa buong mundo, Schoolmates, may pakialam ka!